Stephen Curry nga mga idol, first ever player in NBA history na makashoot nga ng 500 three-pointers sa playoffs. Pumapangalawa lamang sa kanya si LeBron James na meron lamang 432 three-pointers. At alam niyo ba mga idol, ginawa ito ni Steph Curry in way less games kaysa sa kanyang mga kakumpetensya. Si Steph ay naglaro lamang ng 121 games sa playoffs pero 500 na agad ang 3-pointers. Ang pumapangalawa nga naman na si LeBron ay merong 256 playoff games. Pero sa tingin ko mga idol ay expected na rin natin ito. Kilala yan si Steph Curry sa kanyang 3-point shooting. Kaya taasahan natin na halos lahat ng record about sa 3-pointer ay kukunin talaga neto ni Steph Curry. At yan nga mga idol ang GOAT playoff stat ni Steph. Pero alam nyo ba mga idol, si LeBron James ay meron ding GOAT playoff stat na mahirap ding basagin ng ibang NBA player. At yan nga mga idol, ang most games with 30 plus points, 10 plus rebounds and 5 assists. Meron lang naman itong si LeBron James na 42 playoff games na ganyan ang kanyang stats. At ang closest nga kay LeBron ay parang hindi din close dahil itong si Kareem Abdul-Jabbar ay meron lamang 20 games na ganyan ang kanyang itinala na statistics. At ang only active player na malapit kay LeBron ay si Giannis Antetokounmpo na may tumataginting na 13 games lamang. Diba at sobrang layo kumpara sa 42 games na ito ni LeBron James. At yan nga mga idol ang GOAT playoff stat ni LeBron at pati na rin ni Stephen Curry. Next balita naman tayo mga idol, kung hindi nyo pa nga nababalitaan, Nikola Jokic back-to-back MVP. Panalo na naman siya ngayong season na ito. Matapos nga siyang mag-average ng 27.1 points per game, 13.8 rebounds and almost 8 assists per game. Yan ngang mga numerong yan mga idol ang nagpanalo kay Jokic over sa number 1 na kalaban niya na si Joel Embiid na may averages niya na 30.6 points per game, 11.7 rebounds and 4.2 assists. Kung numero at standing ang ating pag-uusapan, parang dapat na MVP itong si Embiid. Pero may tinatawag na advanced stats ang NBA mga idol, kagaya na lamang ng PER o Player Efficiency Rating na ito ang si Jokic ay nag-set ng history ngayong season with the highest PER in the NBA with 32.85. At isa lamang nga yan mga idol sa mga advanced stats na inaipanalo ni Jokic kaysa kay Embiid, kaya nga siyang nagwagi sa MVP this year. Pero anyways mga idol, kayo ba ay isang ayon na itong si Jokic ay nanalo ng MVP ngayong taon o sa tingin nyo ay dapat si Joel Embiid ang nanalo this year? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At iyan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!